Simula ngayong araw, sabay-sabay po tayo magdadayet. Sobrang mahal na talaga ang mga bilihin ngayon, lalong-lalo na sa mga pagkain. At ang number one dyan, yung rice. Dahil tayo mga Pilipino, rice is life, di ba? Alam nyo ba, ang presyo ng bigas ngayon, nasa 50, 60, 70, 80 pesos per kilo. Yung 80 pesos per kilo, yun na yung mga high class na klaseng bigas. Yung mga brown rice, red rice, yung 60 pesos per kilo, na yun na yung mga jasmine rice. Yung 50 pesos per kilo, yun na yung mga normal rice. At yung mga pinakababa, nasa siguro 40, yun na yung mga NPA rice. NFA rice, yun na yung pinakamababa. Kaya, merong message si Motivational Rice Rendon Labrador. Panoorin natin ang video at kung ano ang inyong mga comments and reactions. Comment nyo lang sa baba. Simula ngayong araw, sabay-sabay po tayo magdadayet. Wala na pong bibili muna ng bigas hanggang sa mapilitan itong bumaba sa presyo ng abot kaya ng lahat. Magsama-sama po tayo ngayon, ngayong araw, para masolusyunan ang problema ng Pilipinas. Hindi ko na po kayang makita na maraming nahihirapan, maraming nagugutom. Magsama-sama po tayo para lahat po tayo ay magtagumpay. Yun lang po. Okay. Anong masasabi nyo sa message ni Mr. Rendon Labrador? Sabi niya, wag na daw munang bibili ng rice para bumaba ang presyo. Sabay-sabay daw muna tayong mag-diet. Kung meron man kayong mga reactions and opinions, please share your comments down below. Para sa akin, may point naman si Mr. Rendon Labrador. Dahil hindi masamang mag-diet, maganda pa nga sa kalusugan ang mag-diet. At doon naman sa rice, meron tayong maaring alternative doon. Pwedeng mag-mais tayo, healthy ang mais. Magsaging na saba, kamuti, or ano pang mga root crop na pagkain. Pwede rin mag-more gulay muna tayo, magbawas tayo ng rice sa katawan. At ang pinaka-importante, magsikap. Tulungan natin ang ating sarili, kumayod tayo na para maiahon yung sarili natin sa gutom. Kailangan nating magsipag, huwag patamad-tamad. Kung meron kayong mga bakanting lupa dyan sa bahay nyo, why not? Magtanim kayo ng gulay. Huwag umasa ng tulong sa iba. Tulungan ang sarili dahil sa panahon ngayon, krisis, mahal na mahal talaga ang mga bilihin. Kailangan nating mag-double sikap at matutong magtipid. Huwag magwaldas ng pera. Lagi nating tandaan, sa hirap ng buhay ngayon, walang ibang makatulong sa atin kundi ang sarili lamang. So, yun ang tatandaan nyo. So, I hope nagustuhan nyo itong video. Maraming salamat sa inyong panonood. At hanggang sa muli. God bless!